ABS-CBN to, ha? Galit na galit sila Eric dito. Galit na galit sila Badoy dito. Bakit nyo hindi kinocover yung aming mga maisog-maisog? Bakit? Ano mapapala nila dyan? Unang-una, walang pumupunta. Walang nanonood. Ano mapapala nila? O yan, sabi ng mga gustong mahuli si Kibuloy. Naku, umpisa pa lang ni Noli de Castro, ni Noli de Castro eh, umalis na. Mga boss, Chief Amo, sir, sana po ay maintindihan ninyo na etong video na to, tatanggalin ko mismo dyan sa screen, baka makapiright tayo, ilalagay na lang. Pero maririnig natin yung mga usapan. Alam ko naman po, kabisado nyo ang mga boses ng mga taong nagsasalita dito. Ano? O, pakinggan ho natin mga kababayan. Pasok, Kanoli! Johnson, umalis na yung mga pulis sa kautusan ni Judge ng Davao. Patuloy pa rin ba ang ginagawang drilling ng mga pulis doon sa compound o sa loob ng compound? Kabayan, kung magbabasihan yung naging pahayag ng Chief Legal Counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, ay nagpapatuloy ang drilling na hinihinalang pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa Omani Bunker na malapit sa Cathedral ng KOJC. May mga mga kababayan, ito pong balita na ito ay 45 minuto lang po bago tayo mag-umpisa. So ano po ang ginagawa ng mga kapulisan diyan sa may KOJC o kung malapit man diyan sa Kojic compound nila? Naghuhukay, mga bossing. Hinuhukay yung papuntang bunker ni Kibuloy, mga kababayan. Paano tuluyang magsasaya? Bakit nagsasaya yung mga Kojic? So sa tingin nyo po ba kayo, mga bossing, na gustong makuha si Kibuloy, gustong mahuli si Kibuloy, eh dapat po ba tayong malungkot? Mga kababayan, kung patuloy naman po ang ating kapulisan, no? Torion, naghuhukay! Ang saya nyo, ha? Di ba? Yung ibang mga vlogger nyo, kung ano-ano na sinasabi, masaya na sila. Yung pala, eh may mga ganitong pangyayari pa din. Ano? Yung pala eh naghuhukay, talagang kukuhanin si Kibuloy. Sabi ko naman sa inyo mga kababayan eh, barikada, yung mga harang, yun lang ang pinapatanggal. Pero yung police operation, tuloy po. Kaya pati yung paghuhukay, doon papunta sa bunker ni Kibuloy, eh tuloy lang po. O, tuloy natin, pakinggan natin. Pis naman na umalis na kanina pero marami pa rin ang nananatili dito sa compound o labas ng compound ng KOJC, kabayan. Oh, maaari na wala na sa loob ng compound, nasa labas na ng compound, pero nandiyan pa din. Nakapalibot pa din. No? Sa labas ng compound at hinuhukay yung papunta patungo kung nasaan, no? Kung nasa ilalim na ng lupa si Kibuloy. Ano? Kung saan nandoon si Kibuloy. Oh. Temporary protection order. Salamat po sa inyo. Pwede na po kayong umalis. Hoy, umalis ba? Salamat daw po sa inyo mga kapulisan. Pwede na kayong umalis. Ang tanong, Torion, umalis ba o lumabas lang ng Kojic? Nandiyan pa din sa labas. Ano? Tuloy pa din yung operation. Mga bossing, kahit una sa labas yan, ha? Kanyari ito, di ba may mga napapanood tayo, yung mga bangko nilolooban, ang ginagawa. Ayun, yung sila Pablo Escobar ba, kundi ako nagkakamali. Ang gagawin nun niya, mga kababayan, wala sa loob ng bangko yan. Ano, wala sa loob ng bangko. Kasi napapanood natin yung mga documentary niyan eh. Oh, wala sa loob ng bangko yan. Pero nagagawang pumasok doon sa loob. Bakit to? Hukay. No? Nasa labas ng compound, humuhukay, papasok, papunta doon sa bunker. Oh, ganun din po yung mga documentary, mga kababayan. Ang gagawin nila, huhukay doon sa tapat ng bangko, papunta doon sa bangke, papunta doon sa mismong vault ng bangko. Paano yan, Torion? Nandiyan pa din ang mga kapulisan. Oh. At malinaw ho, doon sa order, mga kababayan,
na hindi ho ano, na hindi ho yung mga kapulisan ang pinapaalis mismo. Siguro pinapalabas lang, pero hindi sinabi na itigil na ang operasyon. Tuloy pa din po, mga kababayan. Oh. Ano bang ang presidenteng sinungaling? Sabi niya, ano, walang baril. Ano 'yon? Ang nakita sa video, ay yung may baril. Oy. Eh malay mo naman hindi na updated ang pangulo. Ang importante diyan, ginamit ba yung baril sa inyo? Hindi naman, 'di ba? Naging mapayapa. Ano, sino yung mga may duguan? Yung mga kapulisan. Oh. 'Yun lang naman 'yun eh. Ano sabi ng Commission on Human Rights? Nasigaw kayo ng sigaw. CHR, nasaan kayo? Dati, nung kay dating Pangulong Duterte, ano, lagi nyo, ano sinasabi nyo lagi? Binabaliwala nyo ang Commission of Human Rights. Diba? Kung maalala ko, pinagtatawanan. Yung sino ba yung dating namumuno sa CHR dati? Pinagtatawanan! Di ba? Tapos ngayon, CHR, nasaan na kayo? Ano sabi ng Commission on Human Rights? Oh, sinabihan yung mga kojik na huwag kayong maging bayolente. Kayo nga eh, di ba? Kayo ang bayolente. Di ba? Oh. Kaya iyakan muna. Oh, iyakan muna. Paano 'yan? Hindi pinahinto yung operation. Oh, gagalaw pa din sa labas 'yan. Oh. Toryon. Paintindi mo nga dito sa mga DDS mo. Yung pinapauso mo. Paintindi mo, Toryon, yung pinapauso mong ano, hindi pugante si Kibuloy. Not available lang. Kasi yung mga sumusuporta sa gobyerno, yung mga may alam na mga tao, hindi maloloko niyan. Ano? Hindi maloloko na hindi wanted o hindi pugante si Kibuloy. Oh. Di ba? Sabi ni Michael, sa bagala. Pagbutihan mo, Brad, para may dagdag bayad mo. Naku, kung meron niyang bayad, kaya bang bumili ng Rolex? Kaya bang bumili ng Rolex na sinasabi niyong ibabayad? Oh. Oh. Nganga na naman kayo. Sasabihin niyo na naman ang yabang mo. Sasabihin niyo na naman ang yabang mo. Oh. Eh, pinagbibintangan nyo kaming may bayad kami. Tapos, kapag pinatunayan namin meron kaming negosyo, meron kaming mga ari-arian, oh, sasabihin nyo, pabiktim na kayo. Iho ba? Taryan, utuin mo na itong mga ito. Oh. Mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City, matapos maglabas ng temporary protection order ang Davao City Regional Trial Court. Masaya mga gumaganon. Ano, nawala na ba mga kapulisan dyan? O nandyan pa din? Nandyan pa din, ano? Tuloy. Laban sa PNP. Since that the urgency of to direct the PNP Ayan. Region 11 to immediately cease and... Sino to? Clerk of Court, Davao City, RTC, Teresita Ceballos. Ah, kasi Davao. Ano po? Eh, kaso hindi naman nila mapahinto yung police operation. Ganun pa din po, mga kababayan. Mga barikada lang ang kaya nilang... Actually, sila nga unang nagbarikada dyan eh, di ba? Sumisigaw pa yung mga vlogger nila. Ano sabi ng mga vlogger nila? Oh, sige, perusuin na natin to! Oh, tapos sabi kay Tore, wala ka na! Hindi ka nakatanggap-tanggap sa Pilipinas, Tore! Sabi nung isang vlogger nila. Ano? Grabe. Perwisyuhin na daw po, mga kababayan, yung mga dumadaan sa kalsada. Di ba? Oh. Sabi ni Ray Enriquez, may baon pa na babae si Kibuloy sa pinagtataguan niya, si Stephanie, na inalagaan niya paglaki, inasawa niya. Ang ganda pa naman ng tisay. Eh, kaso, bahala sila dyan. Oh, akala ko pa naman, jabol-jabol na lang ang ginagawa ni Kibuloy ngayon. No? Basta wag tataas yung heart rate masyado ni Kibuloy. Eh, lalo siyang ano doon. Lalo siyang malalaman na nandoon siya. Pag, alam nyo naman po, di ba? Sinasabi nila, heartbeat daw po ng palaka. Ano yung palaka si Kibuloy? Oh. Kapag tumaas yung heartbeat ni Kibuloy, kakajabol niya, oh, lalo siyang malalaman. Naku, nandito si Kibuloy. Tumataas yung heartbeat. Eh, di ba ho, kapag katapos, habang ikaw ay nagjajabol,
Di mo ba? Oh, yung heart rate mo tumataas. Oh. Ah, tuloy na natin tong pagsasaya nila. Masaya kayo pero nandiyan pa din ang kapulisan. This is from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioner. The PNP is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access. Bakit pa putol-putol magbasa yung ano yung nagbabasa? To and from the subject compound. And oh, yun, binasa ho mga kababayan. Uulit, sila na ho mismo nagbasa mga bossing ha. Ulitin natin. Pasensya na po at medyo putol-putol yung pagbabasa ni Madam. Is hereby ordered to remove all forms of barricades. All forms of barricades? Tanggalin daw po. Barriers? Or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder the petitioner's religious, academic, and proprietary rights and the pursuit thereof by the officers and members within the surroundings. So ibig sabihin no, mga kababayan, tatanggalin yung mga blockage, tatanggalin yung mga all forms of barricade, tapos hayaang makapagpatuloy sila sa kanilang pamumuhay, hayaan silang makapagpatuloy o tanggalin yung mga sasagabal, no? Doon sa kanilang pananampalataya. Pulis, sagabal, kailan pa? Wala akong nakitang ganyan. Kaya, hindi tanggal ang pulis. Oh, mga barikada lang po. Bakit kayo nagsaya? Pinatanggal lang yung barikada. Yun lang, nandyan pa din yung kapulisan. At naguhukay pa din dyan. Diba, sabi ni Tiena, gumahad. Oh, sinungaling si Torsion. Katulad siya ni Kilibog. Oh, tuloy. Kayo ha? The premises. Naghain ang motion sa korte ang KOJC para sa temporary restraining order sa paniwalang iligal ang pananatili ng mga pulis sa kanilang compound kasabay ng paghahanap sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Warrant of arrest lang po ang dala nila. Hindi naman kailangan na mag-stay dito ng ilang araw. Pang-apat na araw na ngayon po. May pang-lima, may pang-anim, may pang-pito pa yan, o, di ba? O, nasan ba yan? Napindot ko. O, tuloy. Ikaw yung may-ari ng building. Wait, napindot ko eh. Pasensya na ho. O, tuloy. Believe na nasa loob ng... Dito ng ilang araw. Pang-apat na araw na ngayon po. Tinatigan ng korte ang motion dahil tinapakan na umano ng PNP ang karapatan ng KOJC members sa kanilang ari-arian, edukasyon at pagdaraos ng kanilang religious practices. Ang hindi na pwede sa loob. Diba? Pero Integrated Bar of the Philippines, wala namang nakikitang legal na balakid sa operasyon ng PNP. Correct? Relative po yung ibig sabihin ng reasonable doon. Una, dapat meron silang reasonable ground to believe na nasa loob ng premises yung kanilang gustong hulihin na tao. Kung gaano sila katagal doon para para hanapin yung kanilang aarestuhin, relative po yung kung gaano namang kalaki yung property. Sinabi pa ng KOJC na sinimula. So siguro sabi ho ni General Torre, mahirap eh, hindi pa nga namin tapos ikutin yung ano, yung 30 hectares nilang pinagyayabang. Oh. Baka bubukas 5,000 na 'yan, mga kababayan, oh, para paikutan yung KOJC sa labas. Lanan ng PNP ang pagbubungkal sa hinihinalang bunker sa loob ng kanilang 30 hektaryang compound. Base ito sa mga narinig umanong ingay ng mga miyembro ng KOJC simula madaling araw nitong Martes. Hindi kasi umano sila pinayagang makalapit sa lugar kung saan nagbubungkal ang mga pulis. Yes. Part ng operation ho yun eh. Kung ang paniniwala po ng mga kapulisan o ang sinabi ng informant ay nandoon, kinain na ng lupa, nasa ilalim ng lupa, no? Si, tawag dito, si Kibuloy, kailangan talagang magbungkal. Mga bossing ha, ulitin ho natin, ang kapulisan po ay nagbubungkal ng lupa, hinuhukay, papunta kay Kibuloy. Nasa ilalim po ng lupa daw kasi si Kibuloy. Ano?
So walang magawa tong si Torion. Yes, confirmed yung pag-drill sa May Cathedral. 4 AM pa hanggang ngayon. Ngayon lang ako nakakita. Bakit masaya ka? Kala ko ba okay na? Kala ko ba alisa na? Ba't hindi ka na yata masaya? Kita na may-ari ka ng ikaw yung may-ari ng building. Hindi ka makakita kung anong ginagawa ng pulis doon sa iyong sariling building. Alam niyo po mga kababayan, no? Kung sakali po na magtagumpay ang ating kapulisan, makita si Kibuloy talaga diyan sa loob ng KOJC, sana huwag kalimutan ng ating mga kapulisan o huwag kalimutan kung sino man ang may karapatang magkaso, no? Dito kay Torion, kailangan makasuhan yan kapag ka nakita na nandiyan sa loob. Tsaka yung mga malalaking ano, malalaking tao diyan sa Kojic na yan, no? Kasi po alam nila na nandiyan si Kibuloy eh. Kung sakali ho, ulitin ko, kung sakaling makuha si Kibuloy diyan sa loob, mga bossing, ibig sabihin hinahadlangan talaga nila, no? Hinahadlangan talaga nila ang mga kapulisan para makuha si Kibuloy. Eh may kaso po 'yun, no? Harboring a fugitive. Oh. Di ho ba, mga kababayan? Hanggang pangarap na lang ni Baste 'yun. Eh wala si Baste, nako. Iwan na natin si Baste. Hanggang salita lang. Kaya nga, something has to be done here. Nitong hapon, personal na nagkausap si Torion at Police Brigadier General Nicolas Torre III, kung okay. Saan, nangako naman ng Police Provincial Office 11 na susunod sa utos ng korte. Oh, susunod sa utos ng korte, ha? Tatanggalin yung barikada. Pero nandiyan pa din, tuloy ang operasyon nila. Oh. And we will abide with it and we make sure that we always comply with it. Mm-hmm. Pero, giit ni DILG Secretary Benhur Aganos, natatanggalin lang ng pulisya ang mga harang at barikada sa Kingdom of Jesus Christ compound, pero hindi aalis sa mga pulis para ituloy ang pagtugis kay Kibuloy. Oh, sino yung mga malulungkot dyan kanina? Diyos ko po, bakit inalis yung mga kapulisan? Dapat masaya na ulit kayo, ha? Dapat masaya na ulit kayo, mga barikada, mga harang, at kung ano-ano lang na makakadistract, no? Pero yung mga kapulisan, yung operation ng kapulisan, e patuloy pa din po ang pagtugis, no? Kay Kibuloy. Oh. Order lamang is to remove all forms of barricades, barriers. Ayan, no? Basahin natin. Medyo garalgal yata. Ang order lamang is to remove all forms of barricade, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners' religious and academic property rights. Oh. And the pursue, therefore, by its officer and member within the surrounding premises, pero walang sinabi na ipahinto ang operasyon. Oh. Paano yan, mga kababayan? Napapaganon pa si Eric kanina. Napapaganon pa, oh! Woo! Yung pala, tuloy. Siguro, masaya din si Eric na ituloy-tuloy yung operasyon. Ano? Mga kababayan, siguro masaya din si Eric talagang makuha si Kibuloy. Oh. Of blockade that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners' religious and academic property rights and the pursuit thereof by its officers and members within the surrounding the premises. Uh-huh. No? Pero walang sinasabi rito na pinapahinto ang operasyon. Uh-huh. Ito na ang ika-apat na araw ng paghahanap ng PNP sa eksaktong kinaroroon na ni Kibuloy. Na ibig sabihin, mga kababayan, walang sinasabi doon na ihinto ang operasyon, sabi ng nagbabalita. Ito na ang ika-apat na araw. O, ibig sabihin, may pang-lima, may pang-anim, may pang-pito, pang-walo, pang-siyam, pang-sampu, hanggang 30 days, hanggat hindi nakukuha si Kibuloy para magpaliwanag, mga kababayan. So, sa madaling salita po, nako, ayaw niyong sabihin yung totoo sa Kojic members. Ano, kawawa naman yung mga Kojic members talaga, mga kababayan. Ikaw hindi mismo sila, hindi ho nila alam kung ano yung totoo, ano. Ipinipilit isaksak sa utak nila na yung mga kapulisan ay tapos nang magano, mag-operasyon. Grabe kayo. Tuloy. Order lamang is to remove all forms. Yeah. Pero walang sinasabi rito na pinapahinto ang operasyon.
Mm-hmm. Ito na ang ika-apat na araw ng paghahanap ng PNP sa eksaktong kinaroroon na ni Kibuloy. Medyo nahihirapan tayo dahil yung sinasabi po natin na mamonitor po natin na signal using the ground penetrating radar ay gumagalaw po. So, bunker kasi ni Kibuloy eh, no? Signal na ito, but we're still confident na matutumbok din po natin itong nararinig niya pa ba si Gin Pahap?